concerned din yung mga tao ngayon, yung cervical cancer. Kasi natatakot sila eh. Marami na rin ako nakita ng cervical cancer na minsan sa late stage sila nakikita. Pag malala na, hindi na na-operahan. So, ano ba tong cervical cancer? Meron ba tong mga warning signs na malalaman nila habang maaga pa? Yung cervical cancer, yun po yung malignancy doon sa kwelyo ng matres. So, ang usual etiologic factor po niya, yung link niya sa human papilloma virus infection, yung HPV na tinatawag, na nakukuha through sexual contact. So, yung mga risk factors po doon, early sexual exposure, multiple sexual partners, then yung usual na initial symptom ng babaeng merong, kasi po hindi agad siya cervical cancer, merong pre-malignant lesions na papuntang cervical cancer. So, usually, ang na-notice nila, merong post-coital bleeding na tinatawag or yung nagkakaroon po ng bleeding pag nagtatalik. So, yun. Kaya, para maiwasan po siya na maging cervical cancer, ma-detect agad yung early detection or para po ma-prevent siya sa pamamagitan ng pap smear. So, yun yung screening procedure para sa cervical cancer. Kasi ano eh, pag cervical cancer, so history taking, PE, so sa physical exam, through speculum exam and internal examination, nade-detect agad po sa clinic kung may mga gross lesion, like yung parang hindi smooth yung cervix. So somehow, nalalaman na po namin grossly kung mukha nga pong cancerous yung cervical lesion na yon. And then, pag malala na kasi siya, hindi lang siya post-coital bleeding or bleeding pag nagtatalik, kundi talagang malakas na bleeding at iba po yung smell. So, kung maaga na da-diagnose at very, very early, magagamot po yon. So, ang delikado pala dito, yung after sex, kung magkakaroon ng dugo sa pagtatalik, hindi normal yon, di ba? Yung iba sasabihin, normal lang to eh. Tapos, pagdating naman sa examen, pa-check up sa OB at sa pap smear, kailan ba ito nag-uumpisa, anong edad at gano'ng kadalas? Opo. Basta po mayroon ng sexual contact. Kasi, yun kasi yung risk factor eh. So, early sexual exposure, as long as meron ng sexual contact, kailangan na po na at least once a year nag-visit sa doktor para mag-perform ng pap smear. So, at least once a year po. Yung iba, nagpa-follow up ng every 6 months, depende sa sinabi or finding ng doktor. So, if I may add, kasi ngayon meron ng mga binibigay na bakuna against cervical cancer. So, baka ma-confuse yung iba. May bivalent, may quadrivalent, may nonavalent. Ngayon, meron ng ganun eh. Usually po, 3 doses po yung pagbibigay nun eh. So, sinasabi po natin sa pasyente na malaki po yung effectivity rate noong bakuna anti-cervical cancer. And then, nag-evolve over time siya. So, nire-recommend mo nga sa mga kababaihan para makaiwas sa cervical cancer, magpapa-check up, pap smear, at meron ding vaccine para dito. Bukod dito, alam mo naman mga kababayan natin, syempre yung iba mahihirap, hindi naman sila nakakapunta sa OB, diba? Hindi naman sila nakaka-pap smear palagi. So, meron pa bang tips pa paano natin maiwasan to? Dapat regular partner? Ano ba dapat? Opo. Magagamit ng condom, makakatulong ba to? Opo, yung safe sex na tinatawag, yung paggamit ng condom, and then syempre iwasan po yung multiple sexual partners, then maging responsible na kasi isan yung mga kabataan nowadays, di ba? Yung hindi adept sa sexual education, so yung mga magulang, kailangan papayuhan din po yung mga anak about this. And then yung mga ibang practices po na hindi okay, it could lead to cervical cancer eh. Kaya nga po nowadays, pati yung mga kalalakihan, inaadvise din na
magpa-inject ng vaccine against HPV. Kaya nga po, sa inattend ko na recent na webinar about this, so mas maganda daw po, pati yung halimbawa lang, mag-partners, so both partners mag-i-inject ng HPV. Pero, ang pinaka HPV vaccine, pero ang pinaka safe pa rin is practicing safe sex. Prevention is yung vaccination. So, alam naman natin sa kababayan natin, minsan mahirap talaga mapigilan, di ba? Hindi mo naman alam kung yung partner mo faithful. Possible naman, faithful ka, pero yung partner mo hindi faithful, so lugi ka pa rin. So, magagawa na lang nila, magte-test. Tapos, pag nagkaroon na ng cervical cancer, may mga stages to, di ba? So, ano bang maganda mahuli ng anong stage at ano gamutan bawat stage? Opo. So, maganda po talaga ma-detect siya ng stage 1A. Kasi po, pagka ganun yung stage, pwede siyang through surgery, yung radical hysterectomy na tinatawag. And then, ano na lang po yun, monitoring. Kasi after ng stage na yun, radiation therapy and chemotherapy na yun eh. So, hindi na po siya amenable to surgery. So, sa lahat ng klaseng cancers, kung early yung stage na nadedetect, mas maganda yung prognosis para sa survival. So kaya pinaka-importante talaga, kahit wala pang nararamdaman, magpa-check up na regularly. Bukod sa cervical cancer, minsan meron akong nakakausap ng mga OB-GYN, marami rin daw ang vaginal warts sa ngayon. Opo. Kasi yun nga po yung wart kasi, siya yung precursor na lesion na could lead to cervical cancer. Kasi link, may link siya sa pagkakaroon ng yung HPV virus. So, kaya nga po sa mga kalalakihan, yung pagbibigay ng HPV vaccine para ma-prevent din yung pagkakaroon ng genital wart. And then eventually yung cervical cancer. Kasi kung hindi po makakapagpa-check up sa OBGYN, may workers sa barangay level. So, trained sila para mag-perform ng pap smear. So, alam ko po, trained sila doon eh. Kahit yung mga midwives sa barangay, sa mga centers, so trained po sila doon. And then, not necessarily naman, nowadays kasi due to the pandemic, yun nga po, ang nakakalungkot, medyo late na nade-detect kung meron mang cervical cancer, hindi nakaka-catch early dahil nga nadidelay yung kanilang on-site na consultation. Pero kung may mga symptoms, dapat mas maganda po ma-check agad. Like yung postcoital bleeding and irregular vaginal bleeding, eventually foul-smelling vaginal discharge. Yes, pag umabot na sa foul-smelling discharge, medyo delikado na yun, di ba? So tulad na sabi mo, Dr. Frida, nag-uumpisa to sa vaginal warts. Tapos, so pag in-examine ba nila yung katawan nila, yung sa ari, ng sa harap ng salamin, meron ba silang makikita doon na parang sign na wart ba to o meron bang kakaiba silang makita on the outside? So, yung genital wart kasi, mabilis siyang dumami. Tsaka usually may accompanying symptom siya na itchy. Then yung kanyang distribution uneven, hindi siya symmetrical, hindi magkapareho yung distribution niya sa right or left side ng perineum or labia. So sa mga lalaki kasi mas madali siyang ma-detect. Ang pag sinabi kasing wart sa Tagalog, kulugo. So kapag meron siyang so uneven yung skin na recent yung onset bago medyo dumadami siya, so dapat bigyan natin yun ng pansin. Sa mga kababaihan, usually, opo, paano nila makikilala kung vaginal wart or skin tag lang? Yung skin tag po, usually smooth siya eh. Hindi siya magaspang. So, yung skin tag, usually matagal na siya, yung chronic na yung occurrence niya doon sa perineal area. Pag yung wart, genital wart, medyo po recent siya, uneven, parang yung kapa, hindi siya makinis. So, uneven yung pagkapa sa kanya.
ganun siya para po siya. Makati, may sintomas. Medyo karamihan po yung mga merong ganun, nagko-complain din sila ng itchiness. At saka mabilis siyang dumami, yung genital wart. Kasi true contact eh, yung pagdami niya. Andawa lang po, nagwa-wash. Then, yung ibang part din ng perineum, syempre, nahawakan din. So, by that, pwede pong, through that, pwede po siyang dumami. True contact. Okay, so alam na natin to sa mga kababayan natin, ha? Mag-iingat kayo habang naghuhugas. Kung meron kayo nakakapa sa lalaki at sa babae, baka mamaya hindi skin tag to.